A very good evening po sa inyong lahat. This is your host, Kuya Carding, dito sa programang The Carding Show. Ang totoo, time flies so fast. Season 3 na po tayo. Dito po kayo makakapanood ng kwento mula sa mga guests ng kanilang personal testimony, music, gospel, and life. Matututo tayong lahat mula sa experiences ng ating mga guests, lalo na ng inyong lingkod, Kuya Carding Show. Well, ngayon naman po ay due to public demand ay muli natin magiging guest ang isang napaka-espesyal, hindi lang espesyal sa show na ito kundi espesyal sa buhay ko. Alam niyo po, hindi lang po sabi nga nila, hindi lang espesyal sa buhay ko kundi espesyal sa mga Quezonian. Dahil siya po, hindi ko na patatagalin, siya po ang board member ng 2nd District ng Quezon Province. Bakit ko sinabing importante siya sa akin? Wala pong iba, siya po ang aking kabiyak, ang kaisa-isang misis ni Kuya Carding. So, wini-welcome natin, Bukal Betcho. Kamusta ka na, Bukal Betcho? Magandang gabi sa iyo, aking bishop at ang aking may bahay, si Kuya Carding Show. Ako na ngayon ang may bahay. Ako po si Bukal Betcho at magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya po ako at muli ako narito sa iyong show. The Carding Show. Yes, salamat sa support mo. At sa totoo lang, I'm choosing my guest. Hindi ako ang nag-choose. Actually, nagpe-pray ako, Holy Spirit, sino ba ang mga i-guest? Ilagay mo, maging hindi sila busy at maging guest sila ng The Carding Show. At malakas ka yata kay Lord eh. Sabi nga nila, malakas ka sa taas. Kaya at malakas ka sa mga, hindi lang sa Quezon Province, kundi sa buong mundo ay nakikilala ka na dahil tayo lagi magkasama. So, how is life? Alam ko ngayon ito, second wave daw sinasabi nila. Hindi ko na nga maintindihan itong pandemic. Bilang isang government official, ano ba ang masasabi mo sa life mo? Lalo-lalo na sa Quezon Province. Actually, mahigit isang taon na tayong merong COVID-19. Yes. At syempre, ngayon, lalong pumapasok itong sinasabi nilang bagong variant at new wave ng virus. Nandun yung fear ng ating kababayan. So ako, bilang Bukal Betcho, nais ko pa rin sabihin na talagang mag-ingat ang bawat isa. Nandun pa nga yung proper wearing of face mask, face shield, at syempre talagang maghugas ng kamay. So yung simula pagkauna pa ng aking panunungkulan, lagi ko sinasabi, kalinisan at disiplina sa sarili ang kailangan upang tayo ay maging matagumpay sa buhay. Yes. So, kamusta naman ang Bukal Betcho? Kamusta yung bilang isang Kristiyanong businessman na ngayon ay legislator pa, mangbabatas ng probinsya ng Quezon Province? Ano ang iyong ano ang ginagawa mong hakbang na makatulong sa mga kababayan? May epekto ba ang isang Kristiyanong naglilingkod sa bayan? Actually, sa aking buhay, lagi nga nandoon yung pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Ang lagi ko sinasabi sa aking sarili, hindi ako lamang responsible sa ating mga kababayan, kundi ang aking mga ginagawa ay may pananagutan sa pagharap ko sa Panginoong Diyos. So sa ngayon, nandoon pa rin ang pagtulong na bukal sa puso, ibig nga sabihin ay sariling sikap, pagamat napaka walang pondo na isang Bukal Betcho, ako ay natutuwa dahil sa maliit ko na kakayanan,
ito'y na-appreciate ng ating kababayan. Paano ko ito napatunayan? Dahil mula noon hanggang ngayon, talagang sa kanila ko naririnig. Sabi nila, napakaganda daw ng ginawa ko, kaya huwag ko daw sasayangin yung momentum ng aking panunungkulan. Ako ngayon ay nasa 3rd taon na ng aking termino, kaya masaya ako dahil mahal nila ako at sa aking mga ginagawa, napakarami rin namang bagay kung iisa-isahin ko. Kung lahat ng bagay mula sa pagbibigay ng pang-BP para ma-monitor nila kung sila ay tumataas ang presyon upang maiwasan ang mga stroke, yung pagbibigay ng wheelchair, pagbibigay ng libreng tuli sa ating mga kabataan. So napakarami. Ang aking sinabi ay mula sa A to Z, banggitin mo na lahat. Lahat po yun na itulong ko sa ating kababayan. Nabanggit niyo po na may takot po kayo sa Diyos. Kasi po, very broad po yung sinabi niyo. Parang, siguro naman lahat ng tao may takot sa Diyos. Ano ba ang kahulugan mo ng takot sa Diyos? Nandoon yung, it's not really that fear, but it's the reverence for God. Because He is the Almighty God. So meaning to say, yung gusto kong makita ng mga tao na kapag may ginawa ako, makikita nga nila si Lord sa aking mga ginagawa. Meaning to say na, di ba lagi natin naririnig, gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa'yo. Pero kalimitan sa atin, sa secular life, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw nilang gawin sa'yo. So, yung ibig sabihin, doing the extra mile. Wala naman nagsabi sa akin na bukal o kailangan mong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan dahil tayo ay legislation po ang trabaho sa Sanggunian Panlalawigan. Pero ginagawa ko ito dahil lalo na't alam ko na mahirap ang buhay ngayon, especially these times na madaming mga saradong mga negosyo, apektado po ang lahat gawa ng COVID-19. Sa totoo lang po, mga giliw na nakikinig dito sa TVN, ay kami po ay bago pa lang mga nagkaroon ng malaking bagyo po sa Quezon Province. At nakasama ko po ang ating bisita, si Bukal Betsyo. Ang laki ng baha, walang tao sa karsada. Ang ginawa po ni Bukal Betsyo, pinasara niya yung aming tindahan at kanya pong inihakot yung mga pwedeng pakinabangan ng tao. Pinagkakarga namin, walang pumasok na empleyado dahil malakas ang kalakasan ng bagyo. Abay, kinarga yung mga noodles, payong, flashlight, basta mga lahat ng mapapakinabangan ng mga tao. Ikinarga namin sa aming van at ako ang driver. At kami po'y umikot sa buong bayan, pati mga marami kaming nabiling mga jacket. Bagamat ukay-ukay, pero mga first class po ito, mga jacket. At alam namin ito ang mga unang pangangailangan ng tao. At yung hotel ng ating bisita, si Bukal Betsyo, ay aming binuksan at sinisigaw namin sa daan yung mga nasalanta. Doon kayo pumunta sa hotel namin at doon sila tumira, yung mga nawala ng bahay, doon muna magtakbuhan. At yan po ang ating bisita. Maiba po ako. Sa yung pagiging board member na isang Kristiyano, kasi parang bago sa tao yung isang Kristiyanong born again na isa ka pang binibini o isang babae, ay ano naman ang masasabi mo nung kapag ikaw ay kasama mo na yung mga legislator? Ano ba ang kanilang pakikitungo sa'yo? Ikaw ba may pushback ba sa'yo? Natutuwa ako at nandun ang paggalang nila sa akin bilang isang bukal. Alam nila na tayo Kristiyano, tayo born again. So minsan pagka hindi naiiwasan, nagkakaroon sila ng mga green jokes. Alam nila, parang umiiwas sila kasi nandun daw ako. So masaya naman tayo dahil parang tayo nagiging ilaw sa kanila. At alam, parang nagliliwanag ba na nalalaman nila, itong mga to, wag na natin sabihin dahil nandiyan si Bukal Betsyo. At syempre, nandoon yung pagmamahal nila sa akin, nakikita nila ako bilang ate. So yun, hindi naman mahirap ang kalagayan ko in the midst of the male
territory, kumbaga. So, si Bukal Betcho ay sabi nga, eh, larawan ng isang empowered woman. So, yun, bilang isang legislator sa Sangguniang Panaluigan, ilan po kaming babae at sa second district, ako lamang ang babae. So, alam mo, Bukal Betcho, sa aking pagtingin sa iyong pamumuhay, sa araw-araw, halos wala ka sa bahay. At halos binigay mo ang 80% sa constituent. At sa bagay, ang business mo, marami kang business, pero kaya mo nang i-handle dahil marami ka namang supporter na diyan yung iyong anak na si Kuya M. Sio, na nagiging malaking tulong sa iyo o sa atin. So, kasi pag nakikita ko sa paglilingkod mo, parang kakaiba yung pagiging legislator mo. Parang ang tingin ko, parang solo ka lang. Parang, kung iisipin ko, parang sino ba ang best mo? Sino ba ang, ano ba ang ginagawa mo? Bakit patuloy ka nakakatayo? Paanong patuloy mong minamahal ang lahat ng tao? Wala kang sinisino at pwede mo silang yakapin, pwede mo silang kamayan, pwede mo, at lagi mong iniintindi ang kanilang mga pamilya. Paano ka nagpapatuloy sa kabila ng nakikita ko na para bang you are standing alone? Sa aking paglaban, I belong to the minority group. Halos nung nakaraang mga taon, ako ay halos mag-isa sa aking pagiging minority. So, itong pala kaming unang laban ko, ako lang yung babae. Nung padalawang laban ko, ako rin lang ang babae. Pero ngayon, dalawa pala kaming babae na second district. So, sa aking ginawa, halos lahat ng lugar sa second district, nilagyan ko na rin ng South Emerald Supermarket. Bakit ko ginawa yon? Dahil upang ang aking kababayan ay hindi na gumastos pa o lumayo pa upang ako ay hanapin. Kaya sabi nga, I value for their time. I give them value for their time. Dahil kung may bibigay silang solicitation letter o anumang pakiusap sa akin, pwede na lang idulog doon sa ating mga tindahan at pwede din nila agad makuha ang sagot. Dahil sabi nga sa Bible, do not withhold goods when it is in your power to give it to them. So sabi nga, servisyong inaasahan oro mismo. Servisyong inaasahan oro mismo. So show. Ang aking panuntunan sa buhay ay makatulong. Madagli ang tulong. Kumbaga, hindi mo na kailangang bumalik-balik pa upang makuha mo yung pangangailangan mo sa isang Bukal Betcho. Dahil sa dami ng batas na, actually, isa rin ako sa may pinakamaraming na ibabang batas sa Sangguniang Panaluigan. Subalit sa dami ng batas na pinatutupad ng ating bayan, hindi lang yon ang naiintindihan ng ating kababayan, kundi yung sa oras ng pangangailangan ay meron silang makatuwang. At yun ang nagbibigay sa akin ng joy. Masaya ako dun sa ginagawa ko. Kaya sabi nila, bumabata daw ako. Totoo ba yun? Ay, pagka naglilingkod ka sa tao dahil sa paglilingkod sa Diyos, talagang nakakabata. Wow! Ang ganda ng ating mga narinig na mensahe mula sa isang Kristiyanong naglilingkod sa bayan. Siyempre, meron nga tayong kasabihang, faith without work is dead. Sabihin mo sa akin ng pananampalataya walang gawa, sasabihin ko naman sa iyo yung pananampalataya ko na may kalakip na gawa. Kaya siguro panahon na kailangan na natin ng mga Kristiyano na mamahala sa ating mga lalawigan, ng ating mga bayan at ng ating bansa. Anyway, Bukal Betcho, grabe ha, naka 3 terms ka na as board member ng Quezon Province. Alam mo, kahanga-hanga yun at kamangha-mangha. Bakit po? Eh, bihira po sa isang namamahala
sa bayan na nakatatlong term. Grabe yun. And tanong ko sa yung next na tanong, after this third term mo, ano ba ang mga future plan mo? Siyempre, from glory to glory yan. Kailangan palaki ng palaki yung plano mo. Ano ang mga future plan mo after your third term? Sa aking panunungkulan bilang isang bukal betsyo, natutuwa ako dahil meron akong isang anak na gustong sumunod sa aking yapak. Yun nga ang aking ating firstborn son na si Emerson Sho. Gusto din niyang pumasok maging bukal. Ngayon tamang-tama naman yun dahil ang isang bukal betsyo ay nangarap po na maglingkod sa buong Quezon Province. Ito ay one of my dreams na God willing ay mabibigyan ng katuparan. Sa pagbibigay sa akin ng napakalaking boto ng ating mga kababayan at dahil doon, nabigyan ko naman ng justice yung pagiging bukal natin. Ibig sabihin, marami tayong naibabang batas, na marami tayong natulungan, at lagi tayong present. Saan ba tayo pupunta? Siyempre, ibig sabihin, gusto natin laging tumaas. So, nangarap tayo na maglingkod sa buong Quezon Province, which is composed of 4 districts. So, tayo ngayon ay nasa 2nd district. Yun, sana mabigyan tayo ng pagkakataon upang maipadama ko naman ang presensya ng pagiging pangalawang ina ng Quezon Province. Subalit, ako si Bukal Betsyo ay magdidiretso pa. Sabi ko nga lagi ay syo-syo. Dalawang syo po ang magiging katuwang nyo sa paglilingkuran sa darating na panahon. Maganda yan. Alam mo, naalala ko po ang ating guest na si Bukal Betsyo. Nakakatakot po maging asawa niya, may bahay. Ako na ngayon ang may bahay. Alam niyo po, a few months ago, kung saan-saan ko siya nakikita, nakita ko sa Padre Burgos, Quezon. Aba, hindi bale kung Padre Burgos lang. Malapit lang sa Lucena City yun, sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon o nanonood. Aba, nakita ko sumakay ng bangka at tatlong babae lang sila at lumayo sila, pumunta sa, hindi ko alam kung saan pumunta, kung makakabalik pa ba siya ng buhay. Pero sabi ko, kakaiba itong ating bisita, napakatatag, napakatapang, pero mahinahon at mapagmahal. Alam mo, Bukal Betsyo, sa nakikita ko sa iyo, alam ko sa nakikita ko at nakikita ng ating mga kababayan sa Quezon ay susuportahan ka pa at marami pang lalabas na mga Kristiyano na mai-encourage na hindi lamang tayo magtuturo kundi maglilingkod tayo ng lingkod Kristiyano na galing sa puso, nagmamahal, pinapakita sa gawa at yan po ay ikaw, Bukal Betsyo. Do, sa iyong paglilingkod ano naman ang success story mo? Ano ba ang naging kaligayahan mo bilang board member at bilang isang lingkod ng bayan? Sabi mo nga, buong Quezon, naglilingkod ka. Totoo, kung saan-saan kitang isla nakikita, hindi ka nagpapaalam ko minsan. Malalaman ko nalang nagpaalam ka na doon ka na sa isla na hindi ko pa napupuntahan. Kaya nga po, na-challenge din ako na makapasyal din doon sa mga isla na yan. Anyway, ano ang success story mo? Sa pagiging tungkulin mo ba dahil sa sarili mo? O masaya ka dahil nakakapaglingkod ka, maraming natutuwa, maraming gumiginhawa ang buhay? Una ay nais nga kita makasama sa buong Quezon dahil di ba mahilig ka mag-concert kaya gusto kong marinig nila yung awit mo. Isa ako sa tagahanga ni Kuya Carding Show. Sa aking pag-ikot, syempre nakikita ko talaga yung totoong buhay. Although hindi naman ako pinanganak na sobrang rangya ang buhay, mas nakikita ko na maraming nahihirapan ng ating sa ating mga kababayan. Kaya bilang lumaki na rin sa larangan ng negosyo, sabi nga, I want to teach them how to fish. So, yung pagbibigay ng negosyo, pagbibigay ng empleo, pagbibigay ng pagkakakitaan ng mga livelihood program, Kuya Carding, ito ang gusto kong ipaabot sa buong Quezon Province. At gusto ko madama nila dahil sa ako'y naniniwala bilang isang pangalawang ina ng ating Quezon Province, magkakaroon ako ng
ibig sabihin subsidy from the government, which I can use to how to help them more. So dahil ang isang bukal talagang legislation lang ang aking ginagawa, subalit pinapaabot ko yung tulong sa abot na aking makakaya. Pero as a second mother of the Quezon Province, I believe that I can have more funds and facilities kung saan makaka-reach out ako ng todo. Sa saan sulok at doon, pwede ko rin sila ma-encourage, ma-share ko yung aking faith upang makapagligtas ng kaluluwa to bring them up to the Lord. Alam niyo po, si Bukal Betsyo po, nung akin po yan nakilala, yan po isang napakabatang na doon po sa kanilang bayan at may kunting grocery at nagtitingi-tingi doon. Napaka-yumi at naroon po nga, medyo parang wala pang ilaw yung grocery niya. Parang typical na lumang grocery. Ay, kung paano nakita ko, paano siyang kumakain ako doon sa kanila, kuminsan, nakikita ko yung gaano siya kasimple, yung buhay typical ng isang ordinaryong mamamayan. Ngayon ko lang naalala yon nung ngayon po siya ay naging guest natin. Kaya pala, ay damang-dama niya ang puso at buhay ng ating mga kababayan. Dahil siya po pala ay isang nakilala ko na nadoon lang sa isang palengke, may maliit na tindahan, at nadoon nagpapatas ng kunting dilata at naroon po na kumakain, minsan nagkamay pa at nakikita ko yung simple lang yung pagkain nila. Yung, alam mo, typical na mga isda, pinaksyo, yung mga ganun ba? Yan, galonggong. Kaya pala nadarama niya ang puso ng bayan at naging born again pa, naging Kristiyano pa. Kaya po, talagang saludo ako sa iyo, may special guest, may special in my heart, my one and only wife. Talagang the best ka talaga. And just few sentence at tayo magpapaalam na, pwede ba sabihin mo kung bakit ka naliligayahan sa paglilingkod? Dahil ba, anong motibo mo? May isa pa akong gustong i-share na tunay nakikita ko, napakahirap. Sabi nga nila, mahirap maging mahirap. At lalong mahirap yung wala kang masasandalan. Lalong mahirap yung nagkakasakit sila. Nakikita ko yung konti kong kakayanang tumulong pero ang laki-laki ng bill nila sa hospital. So, nangarap pa rin tayo na makatulong talaga sa ating mga kababayan. Kaya, ganun pa rin po. Keep healthy, keep safe everyone. Talagang sa panahon na to, hindi natin pwedeng let our guard down kasi COVID is real, sabi nga nila. Sa dami na rin ang nabamatay. So, sa inyo pong lahat, palakasin natin yung immune system natin. Ako nga, Bishop Carding, alam mo na, palimang swab ko na, pero salamat sa Diyos dahil all negative naman. At syempre, sa ating mga kababayan, dama ko po kayo kung nagkakasakit kayo, walang masandalan, walang pambayad, namumroblema. Don't be depressed. God is with us. Amen. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway pinagpala kayo at ang ating guest ay pinagpala din. At ang inyong host ay lalong pinagpala. Kaya hanggang sa muli po sa ating pagkikita sa next episode. God bless you.
Sino pa ba ang aasahan? Sino pa ba ang lalapitan? Ikaw ang Diyos na di nagkukulang. Ikaw ang Diyos na laging sandigan. Pag-ibig mo'y di maglalaho. Ikaw, O Diyos, di magbabago. Di man karapat-dapat ako ay binago. Kahanga-hanga ang katulad mo, Adonai. Labis na gantimpala, lubos-lubos ang iyong pagpapala. Adonai, sa'yo magtitiwala, higit pa sa sapat ang iyong biyaya. Adonai, labis na gantimpala. Ano pa ba ang kailangan? Siyang iyong kailangan. Ano pa ba ang kahilingan? Ikaw, O Diyos, ay laging nandiyan. Ikaw, O Diyos, ay laging kanlungan. Pag-ibig mo'y di maglalaho. Ikaw, O Diyos, di magbabago. Di man karapat-dapat ako ay binago. Kahanga-hanga ang katulad mo, Adonai. Labis na gantimpala, lubos-lubos ang iyong pagpapala. Adonai, sa'yo magtitiwala, higit pa sa sapat ang iyong biyaya. Adonai, labis na gantimpala, lubos-lubos ang iyong pagpapala. Adonai, sa'yo magtitiwala, higit pa sa sapat ang iyong biyaya. Adonai, labis na gantimpala. Labis na gantimpala. Do 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 do